Okay, magandang umaga muli. Okay? Magandang. Okay, ano muna tayo? Mga announcement. Okay, anong announcement natin? May mga birthday? Araw ngayon. September. Asher. September na ngayon. Si Asher. Si Asher. Si John Dave. Si John Dave. Sangkoy. Si Sangkoy at saka si... Brother James. Ako, may birthday ako. No? Birthday ko pala. September 28 pa. Ayan. Okay, wala sila dito. Wala yung may mga birthday. Sayang, may surprise pa naman sa akin. Wala eh. Okay, papatuloy din natin yung memory verse natin na nandyan. Pag nasa ulo nyo lahat yan, no, dinadagdagan nyo nila si Smean. Pag nasa ulo nyo yan, na bigkas nyo yan, okay, probably sa November 20. Ano ba yun? November... Ilang tipo to? Tentative to ba? 27. November 27 ba, Nay? Monday po. Monday? Walang pasok yun? Sabi na. No, Monday, November 27, meron tayo dito activity, no? Sa hala-hala. Okay? Ngayon, magdadagdag ako na challenge. Alam niyo yung mga challenge? Opo. Okay? Challenge ko kayo na basahin yung Bible. Okay? Sino mong wala pang Bible? Okay? Ang challenge ko sa inyo, pag nabasa nyo to, mula umpisa hanggang sa from Matthew, New Testament lang to, hanggang sa Revelation, nabasa nyo siya hanggang December 23. Nandito kami nun. Hanggang na... Okay, paano yun? Paano? Pwede namin dayayin yan. Brother Jinx eh. Sabihin ko lang, nabasa ko. Hindi ko lang nabasa. Ngayon, every week, papacheck nyo yung mga nabasa nyo kay Ate Jamie, kay Ate Jana, kay Kuya DM, kay Kuya Christian. Opo. Okay, papacheck nyo. Okay, paano yun? Siyempre, dapat alam din nila yung kwento doon. O, sino yung pinakatao doon? Sa chapter... 1 ng Matthew. Sino yung pinag-uusapan doon? Genealogy. Genealogy. Pero, magtatapos yun kay Jesus. Kasi, yung Matthew, Mark, Luke, John, yun ay pagsasaad ng buhay ni Jesus. Ang tawag doon ay? Gospel. Okay, gospel po. Yung iba doon, synoptics. Yung isa doon, iba yung John. Okay? Ayan, ganun ang challenge ko ha. Pagka natapos nyo ng December 23, grabe, meron kayong prize. Okay? Ano? Secret. Ano ba? Secret pa? Secret pa. Hindi ko alam ba? Lahat kayo makatapos eh. Yeah? Para meron silang okay. Pero special yung prize na yun. Okay? Special prize. Okay, iPhone. Okay, iPhone. iPhone-iPonean. Pwede. Okay? Pag-picture ako muna kayo, ha? Para, yan ako remember. Wala magtatakip ng mukha pa. Lahat tayo pa pogi lang. Ayan. Yung mga pogi, hindi magtatakip ng mukha. Pogi yung hindi pogi, nakatakip yung mukha. Hindi pogi. Tingin dito, tingin. One, smile. One, di ka kita dyan, Alex. Dito ka ba niya? Yan ang boy. Naka-white na. Naka-0.5 na. One. Tingin dito. One. Two. Tingnan ka kita dyan. Kusin pala kaya kayo. Alex, dito madali. Kasi ka dito, yan. Yan. Para kita kayo. Para makita kayo ni Pastor. One. Two. Smile. Hindi na kayo ko. One. Two. Three. Hindi na katalikod. Okay. Okay. Diretso tayo. Okay. Sino na yung nakipag-wrestling sa inyo? Sino yung nakipag-wrestling? Sino na yung nakipag-wrestling? Di ba pag bago matulog, yung mga bata sa kama, kasi malambot yung kama eh. Kung meron kayong kama malambot ha, pwede mag-wrestling dun eh, di ba? Pero pag-wrestling. Okay. Sa Bible, meron isang mama nakipag-wrestling.
Napag-wrestling siya. Wrestling. Kita niya wrestling? Oo. Oh, yan nga. Picture na nag-wrestling. Opo. Yan natin. Picture na nag-wrestling. Mag-wrestling yung lumalabas eh. Tenga natin, pagda na palagi na ano yan, namamaga, tapos yung tenga mo magiging parang tengang daga. Kasi yung dugo, pagka hindi na ano dito, kunya na palagi itong natatamaan, no? Yung tenga mo mag-iiba yung form. Kaya meron silang takip dito, pag nakikipag-wrestling sila, yung wrestling. Okay? Sino sa inyo nag-wrestling? Sa Bible, may nag-wrestling. Okay, tingnan natin kung sino yung nakipag-wrestling sa Bible. Okay? Kaya ba, sino ba makipag-wrestling? Okay, minsan masakit yun, di ba? Di ba? Napipilayan. Okay, dito, sa wrestling dito, merong napilayan, natanggal yung joint niya, no? Sa kanya, sa sakit ng ano niya. Okay, ng thigh. Ang thigh niya, ito. Ang tatawag dito, femur, ano? At ang tatawag dito? Pelvic. Yung pelvic, ito. Parang sakit yan. Ano yung sakit? Dilo, gano'n, no? Tapos ito yung pelvic mo. Ito yung pinaka, ito, pinaka-time mo. Nakagano'n yan, no? Kaya pwedeng umikot-ikot yan na gano'n. Kaya naiikot-ikot na yan, ganyan. Di ba? Ano nangyari yun? Hindi natatanggal to dito. Okay? Yan, pwede mo siyang ganyan rin. Okay? Yan, nakbalik yan. Dahil siya nakapag-wrestling. Tignan natin kung sino yan. Ito yung definition. Pinapay yung PPT ko. Pinatay yung laptop ko. Pinatay, hindi sinig? Hindi. Sinig ko, pag-protest ko. Sinig mo? Protest ko, tapos biglang nag-shutdown na. Hindi nga. Control-test yun. Control-test. Nasa ano yun? Nasa drive. Nasa drive. Wait lang. Sige, meron naman tayo dito option. Oo, dyan na lang tayo. Okay, tignan natin ano yung kwento, no? Si Jacob, bibigyan ko lang kayo ng background, no? Si Jacob, meron siyang kapatid. Ang tatay niya si? Jacob. Sa Isaac. Sali, ni Alex. Si Isaac yung tatay niya. Ang nanay niya ay si? Rebecca. Jacob na yung pide. Okay, ano ba, no? Okay, makinig ka muna. Okay, ito yung kwento. So, nanay niya, tatay niya, si? Isaac. Sa Isaac, nanay niya si? Rebecca. Siya si Jacob. Ang kapatid niya si? Esau. Okay? Si Esau, nagkaroon sila ng conflict kasi ninakaw ni Jacob yung mana ni Esau. Yung pagpapala.
ng kanyang tatay. No? Niloko niya yung tatay niya. Sinabi niya na ako si Iso. Sabi kasi ng tatay niya, hoy, gawan mo ko ng isang benson, isang pagkain. Okay? Maghan ka. Okay? Mangaso ka. No? Tapos pagbalik mo, lutuan mo akong pagkain. Pagkaluto mo ng pagkain, ibibigay ko sa iyo aking pagpapala, sabi ng tatay niya. Eh narinig ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, yan ito ang gagawin. O ikaw ang gumawa na, ha? Ang ginawa sa kanya, pinasuot sa kanya yung damit ni Iso at nilagyan siya ng parang skin na hayop. Kasi si Iso ay balbod. Kaya nga siya tinawag na Ido. Tapos kulay pula yung kanyang red yung kanyang skin. Kasi nga mayroon siya mangaso. Magaling salita, nag-conspire, no? Pinagkaisahan ng nanay at si Jacob na makuha ni Jacob yung pagpapala or mana ng kanyang tatay. No? In that case, yun ang nangyari. Eh, nagalit ngayon si Iso. Sabi ni Iso, balang araw, pag namatay tatay ko, papatayin nila. Yun ang inisip niya. No? Ngayon, ang ginawa ng magulang ni Abraham, pinaalis si Jacob. Kasi napapatayin siya ni Iso eh. Pinaalis siya, no? Pinapunta siya sa lugar ng kamag-anak ng nanay niya at nakilala ni Jacob yung kanyang asawa. Gusto niya si Rachel. Pero unang pinasawa sa kanya si Leah. No? Na yung napangasawa niya, actually, pinsan niya yun sa tatay. Okay? Ang pangalan ng tito niya, si Laban. Okay, may kwento din. Ang ganda ng kwento na yun. Love story yun. Okay? Silbihan niya ang si Rachel ng 7 taon. Niloko siya. Ang binigay sa kanya, yung pinakamatanda, si Leia. Tapos, gusto talaga niya si Rachel. Pinagsilbi uli siya ng 7 taon. Tapos, pinagpala siya ng Panginoon. Dumami yung mga tupa, mga kalabaw, kambing, okay, ni Laban. At gusto niya, at ang pangarap niya, ay bumalik siya sa lugar ng tatay niya. Ngayon, gusto niya na bumalik sa lugar ng tatay niya, ayaw siyang paalisin ni Laban. Kasi alam ni Laban, pag pinalis niya si Jacob, hindi nagdadami yung kanyang mga tupa, kalabaw, kambing, etc. Ano yun eh? Cow yun eh. Ang iba-ibang klase ng cow. Ram. Ano yun? Tupa yun. Okay? Bolog. Ayun, ganun yun. Ano? Yung mga kambing. Go. Okay? Sa madaling salita, pinagpala siya at ayaw siyang palisin. Ngayon, gumawa siya ng paraan. Nanalangin siya sa Diyos. Gumawa siya ng paraan. Sabi niya, sige, huwag mo na lang akong bayaran. No? Kasi yung bayad mo sa akin, yung lahat ng mga hayop na merong speckled. Kasi lahat ng mga hayop nila, no, iba-iba yun. Merong mga, nakita ka na ba kayo ng tupa? Diba dun sa taas may tupa doon? Anong kulay ng tupa? Normal, puti. Nakakita ka na ng itim na tupa? Brown. Bibihira yun eh. Yung tupa na brown, tapos or may mga batik-batik. Bibihira yung tupa na gano'n. Ngayon sabi ni Jacob, sige, ang papabayad mo sa akin, pag may lumabas na mga batik-batik, at saka brown, akin yun. Speckled, akin yun. Okay? Ngayon, ang ginawa niya, hiniwalay niya lahat ng mga brown, binigay niya ngayon doon sa anak ni Laban, tapos ang natira sa kanya, puro puti. Puro puti, pero pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Yung mga lumalabas na, nagiging anak, nagkakaroon ng speckled, batik-batik. Okay, ganun ang nangyari sa kanya. Di ba? Tapos yun, pinagyaman uli siya ng Panginoon, ngayon, meron na siyang ari-arian, gusto niya nang lumabas, or umalis doon sa lugar ni Laban at babalik na siya sa lugar na pinangako sa kanya ng Panginoon at pinangako sa kanyang tatay at pinangako sa kanyang lolo. Si lolo niya, si Abraham.
Okay? Yan ang kwento. Ngayon, nakaalis na siya doon. Ngayon, may conflict ulit. Tama? Anong conflict? Yung una, kay Laban, di siya pinapaalis. Nagkaroon siya ng solusyon. Pangalawa, babalik ngayon siya kung saan meron siyang atraso. Kanina siya may atraso? Kay Iso. Ninakakaw niya. Yung birthright ni Iso. Ito ngayon ang ginawa ng Panginoon. Ito ngayon yung kwento. And Jacob went on his way, and the angel of God met him. Okay? May nakasalubong siya. Kung nakasalubong niya, anghel ng Panginoon. Or a messenger of God. And when Jacob saw them, he said, this is God's host. Okay? Ibig sabihin, angels, ibig sabihin, marami yun, ano? More than one. Tama? Nakita daw niya, this is God's host, and he called the name of that place, Mahanaim. Okay? Napipil niyo ba yun? Pag mayroong mga lingkod ng Panginoon, nakakasalubong niyo? Di ba? Masaya ba pag nakakasalubong niyo yung mga lingkod ng Panginoon? Opo! Mga mensahero ng Panginoon, di ba? Okay, ganun din si Jacob. And Jacob sent messenger before him to Esau, his brother, and to the land of Seir, the country of Edom. Ito na. Ang una niyang ginawa, nag-send siya ng... Ano sinend niya? Messenger. Okay? Nagbibigay ng mensahe. Okay? Nantok na ba kayo? Okay? Again. Kasi kwento to eh. Tinanayin natin. Kaya binibigay ko yung background ng story para ma-appreciate niyo yung story now. Kasi medyo malayo na tayo. 32 na tayo. Pero yung mga nauna dito, yung sino yung nakaabot dito ng Genesis 1? 2? 3? 4? 5? 10? Hanggang sa, ang ganda nun eh, ang ganda ng storyline na yun, no? From Adam and Eve to, sumunod dun, dalawang magkapatid, pinatay niya yung isang kapatid niya. Cain and Abel. Okay, marami yun, no? Ang ganda ng story. Pero babalikan natin yun. Okay? Pag malaki na siguro kayo. Okay? Pero maganda yung story nun. Pwede nyo yung basahin sa inyong mga Bibles kung meron kayong New Old Testament. Okay, nandito na tayo, no? Ikaw, may atraso ka sa isang tao. Okay? Kung hindi ka... hindi mo kayang i-confront yung tao na yon. Anong gagawin mo? Magsasabi ka sa ibang tao. Tama? Okay. Kung gusto mo, kunyari, gusto mo na makipagbati sa kanya. Awkward naman, pati na tayo. Okay. Minsan papasabi ka, sabihin mo sa kanya, pati na kami. Okay. Di ba ganon? Di ba? Magagamit ka ng ibang tao para i-convey or para sabihin yung gusto mong sabihin sa ibang tao. Okay? Ganun ang ginawa ni Jacob. Sent messenger before him to Esau, his brother, and to the land of Seir, the country of Edom. Okay? May sarili ng country si Esau. Ang pangalan Edom. Ibig sabihin ng Edom, red skin. Okay? Pinangalan sa kanya yun. Kumbaga, bansag sa kanya yun. Okay? Kayo ba may mga bansag sa inyo? Si Kulot. Si Kulot. Si Hitahe. Si Bulag. Si Panot. May mga pangit na ano. Magandang bansag. Si Malakas. Si Makisig. Si Pogi. Si Pogi. Si Cute Boy. Magandang bansag. And he commanded them, saying, ito na yung kinuman niya, thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob, saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now. Sinasabi niya kung nasan daw siya, no? Honest siya, di ba? Galing daw siya kay Laban, hanggang sa panahon ngayon, ngayon ang ginawa niya, I have oxen, and asses, flocks, and men servant and woman servant, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight. Kinakikiusap siya
meron na akong mga sarili kong ari-arian. Okay? Meron na akong oxen. Oxen, ano rin yung cow din yun, malalaking cow. Asses, ano yung asses? Asno. No? Parang mga donkey. Diba? Flocks, either be, that is a sheep and goats. And men servant, meron na akong mga tau-tauan, mga lalaking tau-tauan, at saka mga babaeng tauhan. Tauhan. And I have sent to tell my Lord that I may find grace in thee. Kinakikiusap siya. Alam niya, may atraso siya. No, may atraso ako. Dapat, pag may atraso ka, hindi ikaw pa yung galit. Ikaw na nga naka-agrabyado, ikaw pa yung galit. Napanood niyo yun sa ano? Sa TV. May isang lalaki doon, lumabas sa sasakyan niya. Galit na galit. No, naglabas ng barit. Binatukan yung nagbabayit. Nagbabayit lang mapatukan mo. Eh, nakakotsi ka, hindi ka nga masasaktan doon. Kahit na magbanggaan kayo nun. Hindi ka masasaktan nun. Kawawa, inagbabayit. Siya, sobrang galit niya. Naglabas pa siya ng baril niya. Okay? Imbis na mag-sorry siya doon sa nagbabayit. Sorry ha, kasi dinaanan niya yung daanan ng bike eh. Imbis na mag-sorry siya doon, ay, pasensya ka na ha. Napapunta ako dito. Hindi, galit na galit pa siya, baliktad. Okay, pag kayo nagkasala kayo sa ibang tao, kayo pagalit, baliktad yung isip nyo nun. Okay, si Jacob, hindi siya ganun. Gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali. And the messenger returned to Jacob, saying, we come to thy brother Esau, and also he come to meet thee, and 400 men with him. Pumunta kami dun sa kala Esau. Tapos sabi ni Esau sa amin, sige, sasalubungin ka namin ng may 400 na kalalaki yan. Ano ibig sabihin nun? Bakit may 400 kang kasama? Ano yun? Alam niyo yung ano, resbak? Alam niyo yung resbak? Kunyari may nag-away, kunyari naglalakad ka, bigla kang pinutusan, pak! Kayo mamaya, pumunta ako doon sa lugar niyo, lahat ng mga kalalakihan na sasabihin mo, kinutusan ako doon! Anong gagawin ng mga kalalakihan sa inyo? Re-resbak? Okay? Sasama lahat yung sige, tara! Okay. Ganun yung normal na sitwasyon pagka ganun. Naghahanap ng resbak, away. Di tama ba yun? Hindi. Okay. Pag kinutusan ka, di okay lang. Salam pala. Okay. Now, then Jacob was greatly afraid. Natakot si Jacob. And distress, no? Natakot siya. And he divided the people that was with him, the flocks and herds, and the camels into two bands. No? Iniwari-walay niya. Okay? And said, if Esau come to the one company and smite it, then another, the other company which is left shall escape. Iniwalay niya. Meron siyang pinauna. Okay? At meron siyang pangalawa, okay, yung pinakahuli. Okay, tingnan natin kung paano niya hiniwalay. And Jacob said, eto na. Okay, alam niya, natakot siya. Pag natatakot, ang isang tao, anong ginagawa? Nag-aalala. And Jacob, hindi. Okay, tinawag niya ang Panginoon. And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord which said unto me, return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. Okay, sabi yun, ano? I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant, for with my staff I passed over this Jordan, and now I am become two bands. Okay, sabi niya dito. Anong sinabi niya dito sa Panginoon? Anong sinasabi niya pag nananalangin tayo? Oh God. Oh God. Of my father.
and God of my Abraham, lolo niya, and God of my father Isaac, the Lord which said unto me, sino daw ang nag-utos sa kanya na bumalik? Panginoon. Ang Panginoon. Bakit niya sinasabi pa uli? Alam niya naman. Ba't mong sinasabi uli? O kunyari, mayroong pinangako sa'yo, sige anak ha, pagka maganda ang grades mo, bibila kita ng rubber shoes. Kunyari. Di ba? Pagka malapit na yon, malapit na yon, ikipin mo, kuha mo na yung grades mo, pinapaalala mo. Kaya, sabi mo, rubber shoes ko ha. Kaya, yun ang pinapasa na uli yun. Tay, rubber shoes ko ha. Pinapaalala mo, bakit? Ina-attest mo sa sarili mo na nangako sa'yo yung tao na mahalaga sa'yo. Ganun ang ginawa ni Jacob. Inaalala niya yung pangako ng Panginoon sa kanya. Okay, paano niya naalala yung pangako ng Panginoon sa inyo? Ano ba yung pangako ng Panginoon? Marami sa Bible. No? Number one, kaligtasan. Number two, pagpapala. Marami. Magandang buhay, mahabang buhay. Ano ba? Maraming pagpapala ang Panginoon. E ba, paano mo lalaman kung yun nga yung pagpapala ng Panginoon? Dapat, binabasa mo yung salita ng Panginoon. Okay? Yun nga yung challenge ko sa inyo. Babasahin niyo yung Matthew hanggang Revelation. Pagka nabasa nyo, papasulat nyo lang. Kunyari, nakabasa kayo ngayon ng 10 verse, ay chapter. Pasulat mo lang kay Ate Jamie. Ate Jamie, nabasa ko yung Matthew 1 to 10. Tapos next week ulit, kung dahil kay Kuya Christian, galaman, Kuya Christian, nabasa ko, magbigay tayo ng ano, notebook. Doon natin lalagay lahat ng mga nabasa nila. Okay? Meron pa tayong extra notebook doon, di ba? Okay? Pinapaalala mo kung ano yung pangako sa'yo. Okay? Mahalaga ba yun? Opo. Yes, siyempre, di ba? Ganun ang ginawa niya. At siya ay, number one, nanalangin. Pag natatakot kayo, ang una niyong gagawin, manalangin. Tapos alalahanin mo lahat ng mga pangako sa'yo. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, no, pababayaan man. Ano pa yung mga verses na alam mo? Okay, ay trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart and lean not with thy own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. Okay? Magkaano kayo lahat niya. Okay? I am not worthy of the least of all the mercies. And anong ginawa ni Jacob? Pinaalala niya yung pangako. Ngayon, nagpapakababa siya. Okay? Sabi dyan, no, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant. For with my staff I passed over this Jordan and now I am become two bands. Okay? Pinapaalala niya na hindi ako karapat-dapat. Okay? Tayo ba karapat-dapat pa tayo sa pag-ibig ng Panginoon? Opo. Oo. Mayabang yun. Okay? Eh, hindi tayo karapat-dapat. Pero ang maganda doon, minahal tayo ng Panginoon. Okay? Now, in that case, yan, no? Okay? Pangalauna, manalangin. Pangalawa, ipangalala sa Panginoon yung pangako niya. Pangatlo, magpakababa tayo sa Panginoon. Huwag tayong mayabang. Panginoon! Pangako mo sa akin, di ba? Di ba? Ipangako ko sa akin eh. Ganun ba tayong manalangin? Hindi. Yabang mo nun. Ibababa ka ng Panginoon doon. Imbis na pagpalaan ka, pagpapalo nga. Pagpapalo. Sakit na. Okay? Thou said, I will surely do thee good and make thy seed as the sand of the sea which cannot be numbered for of multitude. Or for multitude. Okay, galing, no? Pangako ng Panginoon sa kanya, pinapaalala niya. No? Okay? Ikaw ba, pag nangako sa itatay mo, nakakalimutan mo ba? Madalas ba nangako yung tatay? Bibira lang, di ba?
Hindi yung ibang tatay, madalas mga ako, pero lagi naman napapako. Pero yung mga tatay na tapat, pag nangako yun, tapat yun. Hindi mo na, nasa isip mo na palagi yun. Okay? Ano na yung salita ng Panginoon? Eh lahat ng mga pangako dito, yung nagpag-nangako, tapat. Okay? Sabi dyan, 200 she-goats and 20 he-goats, 200 ewes, and 20 rams, 30 mixed camel with their colt, 40 kine and 10 bulls, 20 she-asses and 10 foals. Okay? 200 she-goats. Nakakita lang kayo ng 200 na mga kambing, babae kambing. Nakakita na kayo? Mga 50, nakakita na kayo? Yung sabay-sabay naglalakad, nakakita na kayo? Ang dami nun, eh, 50 pa lang. Eh, paano pag 200? Ang dami nun. And 20 he-goats, so 20 na he-goats. So 200 plus 22, 20 na goats yun. Okay? Okay, and 200 ewes. Ano may ewes? Ano yung ewes? Ano yung iwi? Lalaking sheep. O babaeng sheep yata yun eh. O, babaeng sheep yun. 200 din na sheep. Babae. Tapos may 20 rams. Lalaking sheep. Di, magkanila na lahat yun? 440. Sabay sa mga. Okay? Ang dami na. 200 he-goats. Ngayon pala ako. 30 milch camel. 30 camel. Nakakita na kayo ng camel? Hindi. Ang laki ng camel eh. Okay. 30 daw na ganun. And their colts. Okay. 40 kinds. And 10 bulls. Okay. 40 kinds. Babaeng bull yun. Baka yun. Okay. 40 na baka. Tapos 10 lalaking baka. 20 she-asses and 10 foals. Okay? 20 asno. Yung maliit na kabayo. Babae nun. Tapos 10 lalaki nun. Ilan na lahat? Nabilang niya na? Ang dami nun. Okay? And he delivered them into the hands of his servant, every group, by themselves, grupo-grupo, grupo-grupo nila. Kasi hirap na pagkasabay-sabay yun. 400. Sino yung pinakamaraming inaalagaan na hayop dito? Ano yung pinakamaraming? 10. Madali ba halagaan yung 10? Ang dami na nun pagka naglakad yung mga yun. Bingsan nga, 5 lang, ang lalaki na yung baka. 5 bakang malalaki. Di ba? Ang hirap ng alagaan nun. Yung iba, iba pa ng daan. Di ba? Iba, nagpapaiwan pa. Eh, pag 200. Hindi mo alam ba anong gagawin mo? Saka, hindi ko na alam. Yeah. Pero yun, grinupo-grupo nila. Okay? At yun daw, yung ibibigay kay Iso. And he delivered them into the hands of his servant, and betrothed by themselves, and said unto his servant, pass over before me, and put a space between group and group, grupo-grupo. Maglagay ka, isang grupo dito may space, isang grupo dito may space. Hindi natin alam kung gano'ng habang space na yun. Siguro mula dyan, hanggang sa dun sa dulo ng ano, para at least hindi pa kita. No? Kasi pagkakita yun, pagka nilusog kayo, ay iba-iba, kita yun. Okay? Medyo hindi pa yung dapat makikita. Yung spasyo na yun, dapat hindi sila makikita. Pag lumampas ng isang to, yung isa, hindi mo pa alam kung mayroon pa pala doon. Ganyan. Kasi pagka nakita yun, lulusubin lang din yun ang kalaban kung lulusubin sila ng kalaban. Okay? And he commanded the foremost, saying, when Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, say, whose art thou? And whither goest thou? And whose are these before thee? Natanong, saan kayo galing? Sino kayo? Saan kayo papunta? Okay? Kanino to? Yan yung tanong, you know?
Tinanong kayo ng ganun, sasabihin nyo, then thou shalt say, they be thy servant Jacob's, it is a present sent unto my Lord Esau, and behold also, he is behind us. So ito yung sabihin nyo, ito ay pagmamayari ni Jacob, pero mga lahat ng to ay ibibigay naming present regalo. Regalo para sa kapatid ni Jacob na si Esau, Lord Esau, my Lord Esau. Okay, itinaas niya si Esau kasi nga meron siya kasalanan eh. Yeah. At kung may kasalanan ka, magbayad ka. Okay, hindi ko lang alam kung ano yung dating kinuha ni Esau sa kanya, anong ilan yun, ano? Kasi pagpapala yun ng tatay niya. Now, in that case, binalik niya. Okay? Kay Esau, and behold also, he is behind us. Nasa likuran namin siya. Okay? And so, commanded he the second, and the third, and all that followed the drove, saying, on this manner shall he speak unto Esau when ye find him. Okay, ang dami. Hindi pa tapos. Meron pa ulit. Dami. Okay? And say ye, moreover, behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face. For adventure, he will accept of me. Okay, hindi siya nagmamayabang. Hindi niya sinabi, ay, naku, sa do, sobrang dami ng binigay ko kay Esau. Sigurado, friends na uli kami, brothers na uli kami. Hindi siya nag-assume. Okay, napapatawarin siya ni Esau. Yan, per adventure, sana mangyari na ako ay tanggapin niya. Accept. So when the present over before him and himself loved that night in the company. Na una, medyo matagal na, natulog pa sila eh. Okay? And he rose up that night and took his two wives and his two women servants and his 11 sons and pass over the fourth Jabbok. Okay? Fourth Jabbok. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Okay? Nagpaiwan si Jacob. No? Normally, kasi naikipag, naig siya sa Panginoon, siya'y naranalangin, di ba? Normally, na ginagawa niya. Okay, tayo ganun, di ba? Nag-set aside tayo ng panahon para sa ating Panginoon. Okay? Dapat meron kayong ganun. Tama? Hindi yung trabaho kayo ng trabaho, aral kayo ng aral. Hindi, wala na akong panahon sa aral. Damat na ako, napagod na ako. Napagod ka na ba? Sa Panginoon, wala ka ng panahon. Okay? Kaya nagpaiwan si Jacob, kaso lang ito, matindi. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Yung may nakapag-wrestling sa kanya. Sino kayo nakipag-rest, nakipag-bunok? Kasi, bunuhan sila. Okay? And when he saw that he prevailed not against him, okay? Sino daw yung when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh to the and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. Natanggal. Ito natanggal ito. Thus he wrestled with him. Ano pa? Anong ginagawa? Siguro nakaganon dito, no? Ano? Ang sakit nun. Sino na yung natapilok na gano'n? Sino yung na gano'n natapilok? Pagtalon mo, na iba yung baksak mo, may nakapaka ka, tapos pag napagano'n yung paa mo, parang ayaw mo na mag-basketball nun, nasakit nun. Okay? Tapos umamaga yung dito, magang-maga. Eh, paano na pag dito? Natanggap mo. Hindi mo alam kung ano gagawin mo doon. Sobrang sakit. Okay? Sabi dyan, and when he saw that he
rebelled not against him, okay? Yung nakipag-wrestling kay Jacob, touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Sakit nun. And he said, let me go. Okay, sabi nung nakipag-wrestling sa kanya, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go except thou bless me. Okay? Sakit na nun. Pilay ka na, pero hindi ka pa rin. Bala, pilay mo ako. Hinawakan pa rin niya yung nakipag-wrestling ka lang niya. So sabi niya, I will not let you go except thou bless me. Kilala niya kung sino yung... Okay? Kilala niya kung kanino siya nakipag-bunong. Okay? Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pinagpapala. And he said unto him, what is thy name? Anong pangalan mo? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Sino ba isa pang, yung lolo niya, ng pangalan ng lolo niya? Abraham. Para unang pangalan nun, Abraham. Pinalitan ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon ipakita na binabago ng Panginoon normally pangalan pero yung kanilang mga puso. Ngayon, ang pangalan mo na ay Nexus. Ang pangalan mo? Aaron. Ngayon, ang pangalan mo na Moses. Kasi kapatid mo si Aaron. Pero nangyari lang yun, no? Iniiba ng Panginoon. Kasi iniiba ng Panginoon yung normally yung pag, yung puso. Dati, barong bato ka, palamura ka, makulit ka. Ano pa yung mga dati mong gawain? Hindi ka sumusunod sa magulang mo. Ano pa yung mga dati niyong gawain? Pag nagising ka sa umaga, tupakin ka, para kang may toyo. Kulang na lang, mag-adopo kayo. Ano ba? Mainitin ang ulo mo. Mainitin yung ulo mo. Ano ba? Mga ugali natin. Paala-away ka. Bully ka. Naasar ka ng ibang bata. Ano ba? Mga ugali natin. Sinungaling ka. Dadabog. Tusan ka lang, gabog ka na kagad. Sinungaling ka, mapagawa ka ng kwento. Ano ba? Ha? Bastos yung iyong bibig. Mura ka ng mura, konting ano ba? Ano ang mga pinagsasabi mo? Okay, ano pa? Bata ka pa lang, malandi ka na, naglumalandi ka na, kung ano-ano yung pinapakita mo. Pasubutas ng ilong mo, gusto mo pakita. Nakatawa kayo, pero marami mga gano'n. Kinikili. Pagka nag-shoot ka ng shorts, mas kilalaki ka kita yung butt line mo dito. Kita na ngayon gano'n? Kita yung kuyokot? Babae, lalaki. Ngayon, ang lalaki, maliiksi ng shorts. Kala mo, ano ka? Mali. Magbabasketball ko, gano'ng gandito lang yung shorts mo. Ikaw, taganan mo nun. Isisilip sa akin. Naratawa kayo, pero totoo. Mga babae, kung ano suot, magagaling na yung mga suot ng babae. Nakita mo yun. Oo, ang lalaki ng tiyanta, kagano'n ba yun? Tapos ang dumi ng nakadiri. Yak! Anong tawag natin doon kung nakagano'n? Winnie the Pooh. Di ba? Nagkakaroon si Winnie the Pooh. Sobrang laki ng tiyan niya, yung t-shirt niya nakagano'n. Okay? Ano pa? Gustong baguhin ng Panginoon yung inyong puso. Huwag kayong makipag-wrestling sa Panginoon. Hindi, masusunod ako. Wrestling kayo ng Panginoon.
Hindi, sabi ng Panginoon na masunod. Masusunod dapat ako. Hindi, ako masusunod. Wrestling tayo. Ang nangyari kay Jacob, pilay. At yung imagine ninyo, paano maglakad kaya ni Jacob? Tingnan ang ganun-ganun. Kasi pilay siya eh. Napalian siya eh. Ito na sanggating. Okay. And Jacob asked him and said, "Tell me, I pray thee, thy name." And he said, "Wherefore it is that thou dost ask after my name?" And he blessed him there. Okay? Sino yung nagtatanong? Sino ka ba? Pag-wrestling ka, hindi mo makilala. No, pwede ba yun? Pag-wrestling tayo. Sa biglaan. Biglaan lang. Siya nakikipag... Okay? Yung instance na to, kausap niya ang Panginoon. At pinakita ng Panginoon, ang Panginoon dito, ang Panginoong Jesus. Okay? Ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, no? Special itong nangyari kay Jacob eh. Nakipag-acto, nakipag-resident siya sa Panginoong Jesus. Kasi sa Trinity, yung nagkatawang tao, isa lang naman. Okay? And Jacob called the name of that place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Siyempre, pag nakipagkita ka sa Panginoon, pag nakita mo ang Panginoon, mamamatay ka. Matatakot ka. Special lang yung mga ginagawa ng Panginoon kay Moses, ito kay Jacob, kay John, no? Mga nagpakita ang Panginoon directly sa kanila. Okay? Yung isa, nagpakita yung Panginoon, sinama ng Panginoon, si Elijah. Kaso lang, patay na siya nung dinala siya. No? Chariots of Fire. Special si Jacob. Nakipagbunok sa Panginoon. No? Gusto mo ba makipagbunok sa Panginoon? Hindi po. Hindi ako magsimba. Wala naman ang matututunan dyan. Eh, pag dito naman, pag pinuto ng paano, Panginoon yung paa mo, wala na. Hindi ka na makakasimba talaga. Diba? Matigas yung ulo mo. Okay? Therefore, yan, the children of Israel eat not of the snew, which shrunk, which is upon the hollow of the thigh, unto this day, because he touched the hollow of Jacob's thigh, and the snew that shrunk. Okay? Hindi sila kumakain ng bulalo. Mga Israelites, hindi kumakain ng bulalo. Ano yung bulalo? Nakakain ay bulalo. Yung pagka, yung pinakabuto, pag hinatin mo yung buto, merong badong halo, di ba? Tapos meron doon yung bone marrow, yung kulay parang brown. Itim yun actually, brown dugo yun eh. Na naluto, pagka niluto mo yung bulalo, naluto siya doon kasi walang papasukan na yun eh. Para siya na-steam doon na pag hinanap. Pag hinigop mong gano'n, ang sarap nun eh. Sila, hindi sila kumakain nun. Kasi naalala nila na yung kanilang ninuno na si Jacob ay nakipagbunok sa Panginoon. Gusto mo bang makipagbunok sa Panginoon? Hindi. Gusto ko, susundin ko yung sarili ko. Hindi, sabi ng Panginoon, magsimba ka. Manalangin ka. Sabi ng Panginoon, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Okay, tatlo lang naman yan eh. Gusto ng Panginoon eh, makipag-name ka sa kanya sa panalangin, si Jacob na nanalangin, magbasa ka ng salita niya para maaalala mo yung mga pangako niya sa'yo. Kung ligtas ka na, maganda. Kung hindi pa, dapat maligtas ka muna. Makilala mo ang Panginoon. At makipaghalubilo ka sa mga taong ligtas. Okay, saan mo? Saan ka makakita ng mga taong ligtas? Sa daan. Makikita mo ba yung mga taong ligtas sa daan? Hindi. Sa church, sa simbahan. Doon mo makikita yung mga taong ligtas, makikipag-fellowship ka sa kanila, mag-aaral kayo ng salita ng Panginoon. Okay? Ganda ng kwento ni Jacob, no? Eh, paano na? Yung susunod nito, magkikita na sila ni Esau. Yun yung next week. Okay. Gusto nyo bang malaman kung anong mangyayari next week?
Siyempre, naambata namin kayo. Dumalo uli kayo next week. At next week, kasi si Pastor naman ang mag-preach, no? Okay? Masaya ba yun? Amen. Okay, umpisa na yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagdating ng December 23, meron kayong prize sa amin. Okay? Gusto niyo ba yun? Opo. Okay, salamat sa Panginoon. Ilang minuto ako? 15 minutes tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo na kami, Panginoon, ay pag nasa panahon ng kagipitan, ng panganib, ng takot, Ama, kailangan ang Panginoon ng aming dudulungan or masasabihan, Panginoon, ng aming pagkatakot. Salamat, Panginoon, nandiyan, Panginoon, na walang putol, Panginoon, na komunikasyon namin sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Salamat, Ama, Panginoon, na pinaalala niyo sa akin, Panginoon, na kami magpakababa, Panginoon. Paalala, Panginoon, sa aming mga sarili, mga pangako niyo. Salamat din, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, nakita namin kung kami, Panginoon, na hindi sasangayon sa inyong kalooban, Panginoon, kami mapapahama. Tulad ni Jacob, na pagbunok, Panginoon, sa inyo, siya'y napilayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paalala mo, patuloy na kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na mag-aaral kami ng iyong salita, Panginoon, dito sa halahala. Salamat po muli sa mga kabataan nandito. Patuloy na, Panginoon, na bugin mo sila ng iyong salita, Panginoon, na paalala sa kanila, Panginoon, tinanggap nilang kaligtasan sa iyo ay mahalaga. Salamat po muli, Panginoon, sa araw na to, sa blessings mo, sa pag-iingat, Panginoon, sa amin, sa pag-aaral. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, amin. Amen.